ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, dalawang veterinaryo ang aking kasama, si Doc Cora at si Doc Kit. Hello po, mga Hello Doc! Hello and good morning! Good morning, Amy! Good morning po! Ayan, sabi ko nga kay Doc Kit, long time no see! Malapit na Pasko. Welcome ulit, Doc Kit, ha, sa yung second episode. Sana madalas pa. And thank you. Yes, enjoy naman. Thank you ulit. Yun. Thank you po, Doc Kit, sa pagsama. Yan, nabanggit na ni Doc Kit yung Pasko. Doc Cora, ano ba yung mga preparation natin ngayon? Nako, despite the pandemic, kailangan talagang tayo maghanda. Diba, yung birth ni Jesus Christ, walang pandemic. Tayong mga Katoliko, kailangan natin paghandaan. So, may pagbabago kasi dapat tayo mag-ingat. Pero we see to it, like yung mga tradisyon, ma-observe pa rin. Mula sa Christmas decor, Christmas tree, diba, parol. At ngayon, nag-uumpisa ng mag-grocery. Ikaw, Doc Kit? Ay, nako. Para sa akin, maraming pagbabago. Kasi talagang strictly in-observe namin yung small group lang. So, ang pamilya niya, hindi talaga kami magkikita-kita ng marami. Tapos, actually, I tried booking sa isang lugar para sa buong pamilya namin. Pero nagkaroon sila ng parang, well, because meron ngang mga health protocols ang IATF, di ba? Marami silang mga protocols na medyo mahirap sundin para sa isang malaking pamilya. Kaya hindi rin namin itutuloy na. Yun, kami naman, nag-uusap-usap pa kasi sa side namin sa yung pamilya ko nung dalaga pa ako, talagang may reunion. Eh, since yung mother namin, yung matriarch, is already 79 years old, kami yung nag-aalala para sa kanya, pero siya, gusto niyang matuloy. So, naghahanap kami ngayon ng open area, open space na mapagdausan. Kailangan magkita-kita daw. Pero talagang nakakakaba. And then ito namang mga anak ko, taon-taon, lumalabas din kami eh. Sometimes out of the country, sometimes sa dito lang, paligid. Pero this year, yon ang mahuhold. Mag-ano na lang kami. Medyo marami talaga tayong adjustment na gagawin. Sa taon na to, hopefully by next year, okay na tayo lahat. Oo, Doc Kit. Yes. Ang importante yung spirit ano, na nagkakita-kita sa Zoom. Zoom. Mag-zoom na lang. Kaming magkakapatid. Mga Christmas party po ngayon, puro Zoom na lang eh. Talaga. Puro Zoom. Pero nakakatuwa, pero kasi pag may nakikita ko, Zoom na po, pero may special number pa rin. The same ang preparation actually. Andain na naming Zoom. Meron pa rin kumasayaw, may kumakanta. Oo. Eh talaga, hindi mawawala. Magbibihis ka pa din and 'di ba ayusin mo pa rin sarili mo and yung magi-stay ka pa rin na for that particular 2 to 3 hours for that party. Opo. At Doc, huwag mo kakalimutan, may handa pa rin. Ayun, ang magandang party. Miss Amy, talaga yung one time ano, Doc Kit, may conformance ceremony ang Philippine College of Veterinary Epidemiologists by Zoom, virtual and all. Ano yun eh, 3 hours. Pero nung lunch time na, aba, may kumakapak na sa gate. Nag-deliver sila ng food. Then sabay-sabay din kaming kumain. So, nakaka-adjust ang mga tao. Opo. Pero yun nga, speaking din po sa pagkain, medyo mataas ang bilihin ngayon, Doc Cora. Ako, yun, Doc Kit. Yung mga presyo, no? Tataasan. Hindi natin dahil syempre siguro lumiliit yung production plus
sa baboy, eh, nagkaroon tayo ng ASF. Oo. Kaya, kulang. Oo. Gamit ang production, yun namang ano, pay, ano ba dito, yung capability ng mga ta capacity ng consumers. Kung tutuusin eh, ano eh, di ba, maraming nawala ng trabaho. Yes. So, bakit kaya nagmahal pa rin? Last attack na, nakuha na, na yung karamihan, nakuha na nila yung 13th month pay nila eh, nung nag-uumpisa yung pandemic, di ba? Oo. Government. Only silang natanggap na 13th month pay. Kaya ganun din siguro yung paliwanag kung bakit ang mga tao ngayon medyo hindi kasing tulad nung mga nakaraang taon na mabilis bumili ng mga panghanda, lahat yan, di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, kahit na yung consumer's demand lumiit, ang mahal pa rin ang bilihin, lalo na yung gulay. Opo, mga gulay. Kaya... Naku, speaking of gulay, di ba pag Pasko, hindi pwede mawawala yung ano, vegetable salad. Yes. Oh. Hindi, most nowadays, talagang oo. Mas prefer dapat ang green. Alam nyo ba na meron ako nga Doc Kit, meron ako nga brother-in-law na ano na surgeon. Sabi niya sa akin pag ano January hanggang February malakas sa ospital kasi yun yung ano nila season. May tiyatawag din sila na yes. Ano na high blood, ina-atake. Kaya talaga kailangan i-campaign. Kasi ikaw malakas na kumain, Dok. Oo. Kaya dapat talaga dagdagan ng gulay. Yes. Opo. Yan. Eh yun nga, paano dadagdagan ng gulay kung mahal naman ang presyo ng gulay? Yes. Dokora, parang ngayong araw may mapag-uusapan tayo na makakatulong sa atin para dito sa gaytong klaseng problema. Yes, meron tayong guest ngayong araw na to. Para ang tingin ko, siya ang founder ng topic na inihanda din natin ngayon. So, later, ipapakilala natin siya. Ayan. Gusto ko to, Doc, kasi sabi dito, maliit na space lang, pero kaya mo magtanim ng earth lang. Tama ba yung term ko na pagtatanim pa ba ang tawag dito? Kasi parang ano? Ito ba akin eh. Maganda so, yung topic natin. Niya. Kasi yung mga kagaya ni Doc Kit na nakatira sa condominium, ma-encourage pa rin, hindi ba? Yun ang ano, yun ang malaking advantage nitong expertise ng ating susunod na guest na hindi namimili ng kailangan ng malawak na lupa at hindi kailangan nasa probinsya. Opo. Ayan, so mamaya pag-uusapan natin, Doc. Tama ba? Greenhouse ang pag-uusapan natin. No, yes. Yes. Greenhouse farming tayo mamaya, Miss Amy. Ito medyo moderno na to, Doc. Medyo moderno na to pag-uusapan natin. Lalayo tayo dun sa traditional. Tignan natin correct. Ano ba mababago sa agrikultura. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo? Mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Kanina sabi namin, pag-uusapan namin ang greenhouse. Ano ba yung greenhouse? Dokora, sino po yung makakasama natin ngayong araw? Yes, good morning again. Without much ado, gusto ko na i-introduce ang ating guest for today, Amy Doc Kit. So, siya po ay expert sa indoor vertical farming systems, aquaponic, hydroponics, greenhouse, and pressurized irrigation technologies, and butterfly gardening. Pero ngayong araw na to, sabi ko nga kahit na isang linggo, sana mapagbigyan niya tayo. Ngayong araw na to, ay mag-discuss tayo muna sa greenhouse farming. So, balik tayo sa ating guest. Isa siyang multi-awardee, international lecturer, at laging country representative ng ating ng Pilipinas sa Asia, maging sa USA, sa mga topics like green technology, World Aquaculture Society for Sustainable Tropical Agriculture. Siya po ay produkto ng Central Luzon State University mula sa Marinduque, pero ngayon ay nakabase na siya sa Nueva Ecija. Ang ating pong speaker, I guess ngayon ay consistent, outstanding agricultural engineer ng mga iba't ibang award-giving bodies.
At sa kasalukuyan ay nasa Department of Agricultural and Biosystems Engineering, College of Engineering ng Central Luzon State University. Friends, Doc Kit and Amy, masaya kong ipinapakilala si Dr. Chito F. Sase. Hello po, Doc Chito. Gandang tanghali po sa inyo lahat. Kamusta po kayo, sir, ma'am? Kami po ang mangungumusta. Maraming salamat po. Thank you po, Doc, sa pag-sama sa amin. Opo, isa pong karangalan na ako'y maimbitahan. Kami po dito sa CLSUA, lagi na lang sinasabihan ng aming mga bossing na we should go out and share the technologies that we have. Yes, Doc, ang ganda pala ng credentials nyo. Kailangan natin ng ganyang mga klase ng espesyalista, lalo na sa bansa natin. Opo. Salamat po. Ayan, Doc Cora, simulan na natin ang tanungan. O sige, para ano, Doc Chito, handa na po ba kayo mag-share na inyong kaalaman? Isang ko, Doc. Ano po ba yung greenhouse or protected agriculture or farming? Pwede po bang makakuha kami ng short description? Ang isa pong, ang greenhouse po ay isa pong structure that would protect crops from the elements like typhoon, insect, birds, and heavy rains. So, siya po ay enclosed in coverings like net, plastic, glass, and dun po natin nilalagay ang halaman. Now, bakit po kailangan ng greenhouse? Kasi po, grabe na po ang pananalasa ng bagyo, ng ulan, ng mga insekto. At sabi nga nila, hindi sapat ang mga makabagong kaalaman para magkaroon tayo ng pagkain. Kailangan din nating protektahan ang mga halaman. Wow, ang ganda naman ng ano, ng ganda ng introduction ni Doc Chito sa greenhouse farming. May follow-up question po ako dun kay Kit. Ano po naman ang pinagkaiba ng greenhouse farming sa traditional farming? Ang traditional farming po ay subjected siya sa maraming mga problema. At sapagkat yung mga halaman po ay nasa nakabukas sa lahat ng mga elements katulad nga po ng mga insekto at mga ng ulan, ng hangin, hindi po tayo magkakaroon ng tuloy-tuluyang production ng pagkain kung tayo ay nasa open field. Kaya po nagkaroon tayo ng protective agriculture at yun na nga po ay yung tungkol sa paggagawa ng greenhouse. We grow our crops inside the greenhouse to protect them. So ang pagkakaiba po nila ay napakalaki sapagkat sa loob po ng greenhouse, hindi mo kailangan mag-spray. So makakapag-produce ka ng ligtas, malinis, at maraming pagkain. So dito po ay kailangan nga lang magkagastos because you really have to invest. Pero with greenhouses, palagay ko po sa experience po namin, ay kayang-kaya na mabawiin kahit na po dito sa ating bansa. Doc, yung bang greenhouse farming, meron ba siyang mga benepisyo na mas nakahihigit doon sa traditional farming? Meron po, sir. Bali, ang number one na po doon ay yung kalinisan at kaligtasan ng ating mga produce sa greenhouse. Kung mo tayo pa'y protected, hindi mo kailangan mag-spray. Sa open field po, kailangan mong mag-spray. At ang totoo niyan, hindi tayo concerned sa chemical residue ng ating mga vegetables. Basta nakita nating maganda, walang galos, walang guhit, walang butas ng mga insekto, binibili natin, tuwan-tuwa tayo. Pero hindi natin alam kung ligtas at gaano kataas ang chemical residue. Sa greenhouse po, mababawasan natin yon or totally mawawala. Kasi nga po, kulong siya. At sa tamang pamamaraan, hindi natin kailangang magkaroon ng pag-i-spray. So dito rin po, pwede nating gawa ng paraan o ng sistema
para mag-produce tayo ng mas marami. Parang, yun po, parang nabasa niyo yung iniisip ko. Yun po, yun po sana ang next question. Opo. Mga sistema po na mga sistema po at pagkakaiba ng paghahalamang gamit ang greenhouse kumpara sa traditional na pamamaraan. Pero parang nai-imagine ko na rin nga ho ang mas magaganda pati ang ani at mas malilinis sa greenhouse farming. Yes po, ma'am. Bali, yun po ang isa sa pinaka advantage ng greenhouse. So, at tsaksa, ang isa pa pong advantage niya, whole year round makakapagtanim tayo. So, hindi mo, walang kahit may bagyo. Walang tag-ulan, tag-araw. Opo. Actually po, ma'am, nung kami ay dinaanan dito ng malakas na bagyo, disira ang mga vegetables sa kwan, sa labas. But the following day, we are selling our crops. At tuwan-tuwa sila, sabi nila, ganda ng presyo. Saan galing yan? Ganon. Ma'am, when it comes to presyo, pwede naman nating i-stable yun. I-stable yun na kaya lang mas mataas sa kuwan, sa greenhouse farming. Mas mahal po ang presyo natin kasi kontrolado. Yes. Malinis. Mm-mm. Yun. Mm-mm. Yun po ang isang advantage. Isang advantage. Kaya lang, you really have to pay for the quality. Which is maganda naman kasi kaligtasan ng ating katawan, ng ating kalusugan, ang kapalit. Tama. Doon sa Davao, meron diyang isang sikat yung Eden Farm. Doc Kit, nakarating ka na ba doon? Nakarating na ba kayo doon, Doc Chito, yung Eden Farm sa Davao? Nadidinig ko po. Madalas ko pong buksan yung kanilang website. Mm-hmm. So, pero doon naalala ko yung mahal po ang mga gulay nila. Pero binibili pa rin po. Nauubos pa rin. Mm-hmm. Maikwento ko rin, ma'am, dito sa amin. Nung una, ako ay merong, una pong nagkaroon ng greenhouse dito. Maibida ko lang. Sige, nagkaroon po kami ng greenhouse dito year 2000. At yun po'y binigay ng Israel. Embassy of Israel. Yes. Eh, noong una, pinagtatawa na nila ako, napakamahal daw kasi 1.8 million. That money, during those times, is really something. Mm-hmm. So, 1.8 million. Ang initial capital po. Yes po. Mm. Ngayon, tinatanong nila ako kung mababawi daw ba. Sabi ko, yes sir. In fact, yung mga kahit yung mga kasama kong professor dito, hindi makapaniwala sa sagot ko. Ngayon, ang sabi ko, yes sir, mga between 3 to 4 or even less years, bawi natin yung 1.8 million. Eh Doc, sa 1.8 po na capitalization, ano po ang size ng involved na lupa? Kuan po, ma'am, siya, 32 by 36 meters. Ganun lang po kaliit. Doc Kit, narinig mo yun? Oo nga. At halos isang lote lang. At mababawi ng 3 to 4 years? Oo. Tapos, Doc, yun ba? Sa isang greenhouse, lahat ba ng klase ng gulay pwede or lahat ng klase ng halaman pwede nating ilagay sa greenhouse? Pwede po sir, bali ang kaya lang ang kwan doon, it is always a question of economics. So ang dapat ay yung madali ang return. So noon po ang tinanim ko ay melon, honeydew melon. At noon ay medyo dito noon pa lang sumisikat ang honeydew melon. So that's my favorite crop, yung honeydew melon. So noong una pinagtatawanan nila ako na kung ano raw mangyayari doon. Pero sabi ko eh, sa isip ko, wait until 3 months and I will invite you sir to come here and harvest my first crop. So, kumo siya economist, eh, pinagtatawanan niya ako. He's a doctor of economics. So, pinagtatawanan niya ako. Nung ready na ako mag-harvest, pinapunta ko siya doon. At sabi ko, sir, ito po yung scissor. Mag-harvest po kayo. Kahit po alin dyan, isa lang po. And the suggestion ko po, sa bahay nyo nakainin. So yun, nung pag-harvest niya, the following day, pumunta siya sa akin at sabi, hindi pa po ako doktor, no? Sabi, engineer, maraming salamat at pasensya ka na sa comment ko. Kasi noon, minamaliit ko, now I know your technology and simula ngayon, I will be the one to promote it sa akin. So we are so popular with that Israeli greenhouse in honeydew melon production.
for so many years, I harvest about 3 times a year. So sa greenhouse farming po pala, mabigat yun eh, mga honeydew melon. Pero anyway po, bukod po sa food crops, meron din po bang pwedeng i-produce dyan na ornamental plants? Yes ma'am, napakalaking negosyo ang ornamental plants. Mahal po eh. Yes. Malaking hanap buhay. Yes, halang bulaklak. Pwede rin po. Yes ma'am, ay katulad na lang ng poinsettia. Ay tama ngayon yun, di ba no? Ang dami-daming plantito, plantitas, gustong-gusto ang poinsettia ngayon. Lalo ngayon, tama. Mga plantito, plantitas. We can also grow a chrysanthemum, which is common to greenhouse production. Pero po sa expertise ninyo, so far, puro po tayo sa food crops. Pwede naman, ma'am. Actually, yun lang ang kwan, yung mga researches namin kasi nakasentro sa foods. Pero we can. Because, you know, ang mga leafy vegetables po ay halos iisa ang approach kasi ng pagtatanim, kanilang requirement, both nutritional and environmental requirements, iisa. Ganon din yung mga fruiting vegetables. So kahit po yung mga flowering and ornamentals, eh pwede po nating, ganon na rin halos yun. Dok, ako naman makasingit, no? Kasi ito, based po sa personal experience, we tried greenhouse dito sa amin. Tapos po, yan tama, melon din yung sa amin na nilagay. Mm-hmm. Ang problema, nung bumagyo, tinangay din yung greenhouse namin. So, ang tanong ko, yes, po, ano po yung common mistakes na nagagawa? Or paano ba yung tamang paggawa ng greenhouse? Yung mas matitay, kasi syempre investment natin yun. Yes po. Ma'am, for so many years, we have been designing greenhouses. At yung experience ko sa Middle East, I was a former OFW. I worked in many greenhouses, different types in the Middle East. So, nung umuwi po ako rito and continued my graduate studies, pinag-aralan ko po yung ano ba ang appropriate. So, I designed a greenhouse, which I call tropical greenhouse, which is suited for our environment. So, ang karamihan po, pagka nagtatanong sa akin, sabi ko, sir, magpagawa na lang po kayo sa akin. May mga screw po ako na marunong. Eh sabi, sir, kasi gusto ko makabenos. Only to find out that after, may mga problema sila. Isa naman doon yung sinasabi mo na madaling matangay ng bagyo. Well, our greenhouse kaya niyang magkuha ng mga signal number 3 na typhoon. Yun ang advantage kasi nga being an agricultural engineer na, 'di ba? Na alam din niya kung paano palibayin ng mga ano niya. Yes po, ma'am. Facilities. Kung ganun pala, may iba-iba bang klase ng greenhouse? Marami, sir. Marami po. Yung klaseng natatawag natin. Meron po tayong tinatawag na net house na ang cover noon ay nets. Meron din naman tayong tinatawag na glass house. Ang cover ay glass. At meron din tayong sinasabing plastic house or tunnel house per ay plastic. So yung mga nakikita nyo po na mga parang tunnels, ang cover po ay plastic, ang tawag po doon ay tunnel houses. Pero pwede rin naman silang gawin nating malalaki. Ang mga greenhouses po namin sa Middle East ay ang sukat ay 100 meters by 100 meters. Or isang hektarya, isang piraso. Malaki nun. Opo. Meron po bang preference yan na bansa? Like sa ating bansa, itong type lang na itong gagamitin. Sa temperate countries, ito lang klaseng to. Meron po bang ganun? Yes po. Yes po, sir. Katulad po sa mga malalamig na bansa, ang ginagamit po nila dun ay glass house. Kasi mas makapal ang glass na hindi katulad ng plastic na madaling mag-penetrate ang lamig. So ang problema nila sa mga malalamig na bansa ay how to heat the interior of the greenhouse. Dito naman sa atin, hindi lang po heat ang kalaban natin. Typhoon pa, tsaka rain pa, insekto pa. So you have to arrest all those problems. At dun po sa greenhouse namin, palagay ko po mataas ang aming performance sa lahat na yun. Ano po yung recommended nyo na materials? Kung sa ibang bansa ay glass, dito sa Pilipinas, ano po? Net hanggang, or glass?
hanggang kwan lang po tayo plastic dito. Oh. At kung po sasabihin natin na mainit ang plastic, well, we can provide, we, kami po sa experience namin, naglalagay po kami ng net shade. So kumbaga, meron kaming nilalagay na net na parang shade ang kanyang purpose na mababawasan ang penetration ng solar radiation sa loob ng greenhouse. Actually, hindi po kailangan ng halaman ang total sunlight sa buong maghapon. In fact, ang kailangan lang niya ay about 2% ng sunlight. Sobra-sobra dito eh, sa opo, Philippines. So, lalong-lalo naman sa Middle East. Sobra-sobra din. Pero nakapagpaganda rin po kayo ng mga halaman sa Middle East. Ganun po ay, ba? Ay, marami, ma'am. Naging marami. Ilang taon po kayo doon? Mga 6 po ako. Ah, at naging kilalang kilala at naging award rin doon eh sa mga... Sa, ano po specific na trabaho niyo doon? Agricultural engineer and landscaping engineer po ako. So, aside from greenhouses, I also install irrigation, pressurized irrigation systems for different crops, vegetables, trees, and inside the greenhouses. So, nagla-landscape din po kami. And landscaping there ay hindi katulad dito kasi we have so much rain, doon po wala. So you have to provide. Eh dito po sa Pilipinas, tumatanggap po ba kayo ng mga ganyang landscaping consultancies? So far, hindi na po ako nakakapapel ngayon noon. But nagpo-focus dati po ako sa mga greenhouses ngayon, yung mga production natin. I see. Ay, going back po sa greenhouses, meron po bang kinakailangan sukat ng lupa para makapagpatayo ng isang greenhouse? Kami po kasi dito sa CLSUA, meron po kaming 1 square meter system. Mm-hmm. Hanggang pinakamalaki. So, yung pong 1 square meter. Yung pinakamaliit. Opo. So, we can also plant there with hydroponically and aquaponically. Ang galing. Yung 1 square meter minimum, dokit, kayang-kaya nga sa garahe. Yes po, ma'am. Sa condominium, sa rooftop. Kung sa magiging engaged lahat ng mga mamamayan. Eh. Alam niyo po, meron mang programa ang gobyerno na urban farming. Mm-hmm. At yan po ang purpose ng ating secretary. Mm-hmm. To use all this modern technology in vertical farming systems in the cities. Mm-hmm. So yun po ang kuha natin, ang programa ng gobyerno. Na kulang lang po, ma'am, talaga sa promotion. Actually, awareness. We have been doing that since 2012. At nung sa interest din yata mo mga ang kinukuha ko, ma'am, ay kulang ang support ng gobyerno. Mm-hmm. Only now that I receive lots of it. Yung support. Sa budget naman po kaya ganun din ano? Medyo actually po ang budget, ma'am, ng agriculture ay napakaliit. It's very minimum siya compared to other sectors of our society. Mayroon na only now share na trivia. Yes po. Sa 2025, ngayon 2020, sinasabi na half na ng mga workforce dito sa ating bansa ay mga millennial. Pero by 2025 ay 75% na yung workforce. So ito na yung panahon, sana na makapag-campaign tayo at makapag-create ng awareness sa mga millennial. Napakaganda nitong project na ito. Bottom line pa rin kasi niyan, kailangan talaga madagdagan ng budget eh. Yun, diba? Yun yung ina-explain ni Doc Chito. Mga experts natin kung ilang budget. Ang nagiging problema po sa palagay ko ay here in the Philippines, advanced agricultural systems is not actually an industry. Wala pong industry na nagsusupport doon eh, but the technology is here. Nandiyan na po yung technology, but there is no industry. So how to create an industry? I think the government should initiate. Promotion, so, and creating awareness is yun po ang number one. Kung maaalala ninyo, earlier this year, after ng onset ng pandemic, I mean, nagpamigay ng mga seedlings ang Department of Agriculture. Hanggang ngayon po, ma'am. Hanggang ngayon. Eh, kaso po, yung technology naman, mm-mm, yung proper education, may seedlings nga, hindi naman alam ang gagawin. Yes. Logistics.
Meron po kaming project sa DA. Binigyan kami ng project na magtanim. Create vertical gardens in the central office of the Department of Agriculture. So we will be planting different types of vegetables in the rooftop, one of the buildings in DA. So nakakatuwa po na yung ating secretary. Eh, ang kanya pong thinking, ma'am, eh, yung bang alam niya yung future, eh. Alam niya yung need, eh. Alam niya rin yung pinagmula ng agriculture, the Philippine agriculture. Malalim po ang pangunawa ng ating secretary ng kwan. Ay, naniniwala po ako dyan. So, ito pong project ninyo sa rooftop ng mga DA, dito po ba yan sa May Bisaya, sabi niyo? Yes, o, po, ma'am. Yes. Wow. Involved po kayo dyan. Opo. Actually, ma'am, next year, go na kami. We received the budget last week. And we prepare all the necessary papers for the purchases of everything. And hopefully, next year, kami po ay go kami. And siguro, in 2 or 3 months, ay may makikita na kayo doon. And everyone is welcome, of course. We want this to be a platform kung saan kayo pupunta and sasabihin ninyo na, kaya ko pong gayahin yan, sir. So open po yun para gayahin natin ang lahat tayo, lahat tayo. Ayan, Miss Amy, mag-field trip tayo sometime na February or March siguro, yes, sa DA office. Opo. Pero Doc Chito, ito para lang po sa kaalaman ng iba, ano po ba yung tinatawag nating vertical farming? Ang vertical farming po ay not necessarily na nakatayo. Yun po ang akala nila, basta vertical farming, vertical. Nakatayo. Ang ibig po sabihin kasi ng vertical farming is kahit na horizontal ang pagtatanim mo, as long as you can increase the number of plants that would be planted in a certain area. Let's say 1 square meter. Pag po kayo nagtanim ng petsay, ay mga siguro mga kwan lang, 15 or 20 at the most na piraso ng halaman. Let's say petsay or lettuce. But one square meter garden, vertical garden na sinasabi ko, can plant from 360 to 400 plants in 1 square meter. Layer. Yes po. So na-maximize talaga yung space. Yes, ma'am. And ang maganda po noon, Kwan, malaki ang natitipid sa tubig, sa kuryente, at sa time. Kasi 1 square meter, iikutan mo lang siya sa mga 10 minutes every day. Tapos harvest ka, tanim na naman, ganun ba? Hindi lang so, area, na, lahat na. Naku, sana ma-engage tayo dyan. Ang ganda. Ayun nga. Parang magtatanim na si Doc Cora. Oo nga. Sama kami ni Doc Kit. Sistema sa ano sa greenhouse farming. Kasi ako, ang iisip ko, ang halaman, kailangan niya ng kumbaga free-flowing air, di ba? For air growth. E pag nilagay natin siya sa loob ng greenhouse, parang medyo restricted yung movement ng air or yung flow ng air. Ano po ba yung, meron po bang advantage to or disadvantage as compared with yung traditional farming? Opo. Ang sa greenhouse po kasi sa ibang bansa, sa Middle East, sa US, nilalagyan po nila ng mga fans, circulating fans, exhaust fans, para magkaroon ng air movement and air circulation sa loob ng greenhouse. Dito po sa atin, it would be very costly to do that because you know, ang ating kuryente rito napakamahal. And the system is expensive din. So, sa greenhouse po namin, ang ginamit po namin technology is yung sinasabi natin na natural ventilation. So, pag po sa loob kasi ng greenhouse, yung hangin doon ay, kung mainit doon, ay magaan. At yung hangin sa labas na mas malamig at mas fresh ay mas mabigat. Kaya po siya, pag humihip siya, itutulak niya ngayon yung hangin dun sa loob para lumabas at mapalitan ng mas malamig. Now, how will this happen? Kasi po, ang aming po mga greenhouse, sa paligid, pwera yung bubong. Yung bubong lang po ang may plastic. Sa paligid po ay net lang, net. So, ibig sabihin, pagka net lang, pwedeng pumasok, lampasan ang hangin doon.
Kapagusan lang. Opo. So, kumbaga, ang mangyayari nun, nagkakaroon po ng air circulation without even using any mechanical device. Oh. So, ganun po ang design namin sa... Kasi nga, ang mahal ng kuryente rito. So, we try to make it tropicalize yung greenhouse. And the more we make it tropicalize, mas marami ang mag-appreciate kasi madaling i-manage. Unang-una na, pag walang mga equipment at konti ang gastos. So, ganun po ang aming design. Okay. Kaya po pala sabi nyo kanina, kaya niyang stand yung kahit na signal number 3 kasi nakanet. So, ibig sabihin yung hangin is dadaan nagpasan lang. Nagpasan. Actually po, may cover na net shade sa ibabaw. Di, ganito po kasi yun eh. Yung greenhouse namin, may frame. GI frames. GI frames. Opo. Usually, ang design ko po nito ay parabolic. Para bang circular. Mm-mm. Ngayon, may napansin po akong problema doon kasi every time na uulan, nag-iipon siya ng ulan doon sa ibabaw sa may malapit sa tuktok. So, ginawa po siyang gothic type. Kumbaga, mas matulis ngayon yung pinaka-bubong, yung pinaka-tuktok ng bubong. So, ganun po ang ginawa namin. Pero, para po siya mas matibay, yung plastic na yon na dinikit namin doon sa GI frame na gothic type, ay nilagyan namin ang tawag po namin doon ay aluminum profile. Locking aluminum profile. So, bali po iipitin natin yung plastic. Pero other than that, nilalagyan namin siya ng net shade. Net shade will increase yung tibay niya sa hangin nung plastic. At higit sa lahat, magbabawas ng solar radiation to about 40% lang to 50%. So, hindi gaanong iinit dun sa loob. At the same time, komportable yung halaman na mag-grow sa loob ng greenhouse kasi hindi masyado mainit. Okay. Now, that would also allow yung pong bubong kasi na yun ay kasing taas ko, hanggang dun lang yung plastic. So pag sa may ulo ko bali net na lang po iyon na yung para bang sa kulambo. Opo. Dok, so, anong height ko? Mga alam niya ko ano mga yung, po, ano? Mga 5 feet ganon. 5 feet tao. Opo, kasi taas ng tao ganon. So ibig sabihin yung hangin sa magkabilang sa lahat ng side ng greenhouse. Opo. Pag humihip papasok doon sa loob ng greenhouse. At itutulak yung mainit na hangin sa loob para palitan ng mas malamig. So yung pong tinatanong ni Circuit kanina na magiging problema, yung po ay solved noong natural ventilation. Mm-mm. So yun, maganda. Kasi, Doc, may share ko lang, yung sinasabi ko pong greenhouse yung ginawa namin, plastic talaga. Mm-mm. Yung talaga buo siya plastic. Kaya pag humangin ng malakas, yun talaga tendency. Hindi pa rin. Oo. Yep. Sira-sira yung mga frames, ganyan talaga. Pero yung sinasabi mo po na nakanet, maganda po yan kasi talaga dadaan lang yung hangin. Hindi ganun kalaki yung damage. Tama po. Doc, mabalik naman po ako dun sa pilot project ninyo 20 years ago with the Israeli investors. Yes, po ba yun? Yes, ma'am. Okay, ano po uli yung size lang ng inumpisahan nyo? Mga 1,000... 34 by 36 meters. 34 by 36, 1,224. Yes, ma'am. Na pitinaniman nyo ng honeydew. Opo. At yung 1.8 na puhunan, napabalik ng 4 years. Ganun. Less than 4 years po, ma'am. Hindi po ba kayo nahirapang magbenta ng honeydew? Kinuwenta ko, mga 400,000 isang taon eh. Yes po, ganito ma'am kasi ang nangyari. Nung pong humarvest ako, ang presyo ko ay 80 pesos per kilo. Kumpara doon sa prevailing price sa palengke namin dito na 20 lang. So talagang in-accept agad yung presyo, yung price. Pero abot ma'am ang reklamo. Ah. Sabi niya, "Doc, ang engineer ang mahal-mahal pero masarap." So, abot po ang reklamo nila pero the following day naroon na naman sila bibili na naman. Ibig sabihin until such time na sinumbong ako kay President.
ang aming dating president noon. Sabi nila, napakamahal mo raw magtinda ng ating produkto dyan. Yes, sir. Eh, kasi po, ganun siya talaga dapat ang presyo natin. Pwede ba nating ibaba yun? Oh, sige po, sir, kung gusto niyo. Binabaan niyo? Opo, 70 pesos po. Ang mataas pa kayo, 20 pesos. Lower. 70. Lower. Lower lang ng konti. So sabi ko, sir, last price ko 60. 60 pesos per kilo. So, accepted na po yun. Pero, ang talaga, ma'am, napakasarap ng aming... Sarap pa rin kasi yung quality. Yeah. Curious na curious ako. Opo. At naikwento ko, ma'am, ituloy ko lang po yung kwento ko. Ngayon, paano mababawi yung presyo ngayong binawasan na yung aking... Yung cost yung ngayong binawasan price. Yung presyo? Opo. Alam nyo ba na ang aking kwan lang doon, ang break-even cost? Is less than 20 pesos. Oh, that includes everything. Fixed cost and variable cost. That includes everything. Talagang po. Dok Kit, mas malakas pagkakitaan ang greenhouse farming kesa sa poultry farming na ating expertise. At napakaliit lang ng space. Ang galing. Parang nakukonvince na sila, Dok Chito. Actually, ma'am, hit. Opo, hit na hit opo. Dito yan noon, yung aming greenhouse noon. And in nabalita, fact, opo. No, during those times for, I think, for 5 years, every week, nasa news kami, na newspaper. Wow. And yung kung natatandaan nyo, meron tayo noon na mag-agree tayo. Episode every Saturday. At meron po kaming kwan doon. Segment. Yes. Ah. Eh, almost every week. Kasi sinusubaybayan nila, pag nagpunla ako, yun ang ipipresent nila. So every week, nagtanim ako, yun ang ipipresent nila. So hanggang sa lumaki, hanggang mag-fertilize ako, paano yung irrigation, hanggang sa mag-harvest, hanggang sa kakainin namin, eh tuwan-tuwa sila. At sabi, talagang sabi noong kwan, yung anchor, noong, sabi, nalilimutan ko ang pangalan ko pagka ganito. Sarap. Eh, Doc, that was 20 years ago. Eh, ngayon yes. Po, gaano na po kalaki ang inyong greenhouse farming project? Ang aming pong project ngayon ay, kumbaga, pinaliit ko po yun. And we settled for... Kasi, ma'am, hindi nagre-reklamo kasi mga Filipino investors. That's too big. So, sabi ko sa, I can custom build a size. Mm. So, marami po kaming module. Mm-hmm. Yun nga, ang module namin, number one is 1 square meter. Tapos, meron din po kaming 3x4 meters. Mm-hmm. May 4x6, may 6x8, may 10x12, or even 8x16 meters. Ang dami pala. Dok, kaya ma'am, we can custom build eh. Sa'yo. May tatanong ako sa'yo, related dyan. Pero magbe-break muna tayo. Okay. Ang saya ng kwentuhan. Dami, minsan natutulala na lang ako kasi gusto ko talaga ma-absorb eh. Pero magbabalik po kami. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Ibabalik po ang mag-agree na tayo kanina na iwan yung tanong ni Doktora tungkol sa mga sizes ng greenhouse ni Dok Chito. Dok Chito, dun sa mga sizes na sinabi mo, madami yun. Ano doon yung pinaka parang sa'yo preferable na tamnan? Yan. Okay. Yung pong aming 1 square meter garden ay good lang yun sa mga vegetables, leafy vegetables and herbs. Okay. So, if ang interest mo ay vegetables and herbs or probably your consumption, personal consumption, eh pwede na yon. So, depende po kasi sa interest mo eh. Now, yung iba gustong mag-invest commercially, pero ang sabi ko eh, mayroon na po bang marunong? Gagawa tayo ng malaki, baka wala namang marunong. So, I would rather suggest na mag-start tayo sa maliit. So, I can make for you 3x4 square meters. Ano ba ang gusto mong itanim? Lettuce, kale, basil, mint. So gagawin kita doon. O kung gusto mo naman ay cucumber, gagawin kita doon. So
kung ano po ang interest niya, yun po ang gagawin natin. Pero ang advice ko eh, lagi, we should start small. Para ang gusto ko po kasi ma'am ay yung matutunan muna yung techniques, the technology, the principles. Pag na-master na, saka po mag-move. Saka po tayo, Juan. Ngayon, ang gusto ko pa, before tayo dumating doon sa mas malaking investment, eh, you must have developed your market. Every investment must be market-driven. Yes. Eh, baka kasi gumawa tayo ng malaking greenhouse, ang dami natin lettuce, only to find out na walang bibili dahil hindi pa marunong kumain ng lettuce. Nung una po dito, ma'am, nung una ako nagtanim ng pets, ng lettuce, eh, sir, ano ba yan? Eh, hanggang petsay lang kami at mustasa dito sa Nueva Ecija. So, ang ginawa ko po, pinamimigay ko. Pero yung pong iba, gustong-gusto na nila yung alam na nilang kumain ng fresh salads. Ganun. Importante rin talaga makapag-create ng demand. Demand, yes, sir. Tama po yun. And sayang yung, naman din kasi po, pagka ang dami mong na-produce, maganda nga yung na-produce mo, wala namang market. And the price is mababa kung ganun. Mas maganda yung nagkakagulo, konti yung production mo nagkakagulo ang market. So you can declare, ito ang price ko. So ganun po. So ma'am, pagka na-develop mo na ngayon yung tao na hawak, sabi ko nga kay Ma'am Cora kanina eh, there must be passion. Yes. Ako, sabi nga po nung iba, siguro kung wala kang passion, hindi nag-develop yung hydroponics dyan sa CLSU and probably influencing the Philippines and other countries, mga Filipinos all around the world. Sabi niya, kasi kahit na ikay tinutulig sa noon, you keep on doing your technology. So, kasi ma'am, may passion ako. Yun ma'am ang gusto kong ibigay doon sa gagawa. Not necessarily na yung investor eh. Bigyan niya ako ng tao na tuturuan ko na may hilig, na may pagmamahal doon sa kanyang ginagawa. Hindi lang po yung pagmamahal doon sa sweldo na marireceive niya, kundi yung pagmamahal doon sa ginagawa niya. Yes. Ayan, Doc, sa sinasabi mo, ngayon ba ilan may greenhouse? O ano ba yung kalagayan ng greenhouse ngayon dito sa ating bansa o kahit sa ating lugar po? Opo, napakaganda po ng tanong ninyo. Actually, in most of our conferences and trainings, yun po ay tinatanong sa akin. Even abroad, tinatanong niya sa akin. I have a record kung ano ang mga number of hectares ng mga greenhouse areas all of, in most parts of the country. Japan, US, Middle East, China, Australia, lahat po yun, meron ako. Nung una ako ay nag-training po sa China, year 2000. Sila po yata nun mga inaabot pa lang ng mga 40,000 hectares ang greenhouse area nila. Pero would you believe na ngayon ay mga 1.2 million, more than 1.2 million hectares planted to greenhouse crops. So dito po sa atin, hinihinga nila ako ng data. Ang sabi ko naman eh, variable po yan, sir eh. Kasi po ngayon may greenhouse, pag dumaan yung bagyo, wala na yung greenhouse. So hindi ko po alam kung ano ang status ng greenhouse sa amin. Ang alam ko po, yung sa CLSU lang, kung ilang piraso. Kaya lang, yung ilang po dito sa amin, hindi rin natataniman. Ganon. So, sa madaling salita, ang natataniman lang po ay konti, yun lang po ang aming mga area. So, sa kwan po, sa flower production sa Benguet, ibang klase po ang greenhouse nila doon. In fact, ang ginagamit lang nila mga kahoy-kahoy. But they are so successful in producing, especially chrysanthemums and yung mga mga flamingo flower. So, anthurium I should say. So, and roses. So, yun po yung mga crops nila doon. And they are successful, yet their greenhouse is different from mine. Pero, sinasaluduhan ko rin po sila dahil namamanage nila. Pero dapat po ay i-improve ang greenhouse doon. Doc, ano ba yun? Yung may mga piling lugar ba para sa like, itong greenhouse na to para sa malalamig na lugar, itong greenhouse na to para sa mainit? Kasi kagaya nga ng sinabi nyo sa Baguio or somewhere doon sa
malalamig na lugar, iba yung klase ng materials na ginagamit nila. Tapos dito rin. Opo. Dito po sa atin, basically, dito sa atin, mga akwan lang, net house lang po at saka plastic ang pwedeng gamitin. Bihira po akong makakakita ng kwan. O probably wala akong nakikita ng glass. Kasi nga po, pang malalamig ito eh, na lugar eh. Ngayon, dito po sa atin, yung yari nila doon sa Baguio ay iba. Kasi yan po yung kanilang nakagisngan. But there must be improvement in the technology. Yun po yung sinasabi ko noon. And actually, may mga problema po sila pag nabagyo sila. Back to zero ulit sila. Patahay din, yes po. Ganon, kasi hindi nga nila na-eliminate yung one. And going or transforming from old technology to new technology ay mahirap pong mag-convince ng mga farmers. May isa pa akong tanong tungkol dun sa design. Kasi usually, yung mga nakikita kong greenhouses, situated sila sa flat area, di ba? Mm-hmm. Tapos, ang korte nila usually yung pag-anon. Opo, opo. Parabolic. Tapos, malayo sila sa mga windbreaks, kung tawagin. Mga puno. Yes po. Pero hindi ba mas maganda kung merong mas maraming windbreaks para kung like sa ating sitwasyon dito sa Pilipinas, malakas ang hangin, may bagyo, na medyo madidisimula yung impact doon sa greenhouse. Yes po. Ang mahirap man pagka, sir, pagka may mga puno, pagka naputol yung sanga at tumama doon sa bubong ng greenhouse, i-rip off niya yung bubong. Okay. So, mas gusto ko pa rin po na may mga puno, kaya lang probably sing taas lang ng greenhouse. Hindi natataas doon. Kasi ang iniiwasan ko doon ay yung unang-una, yung mabawasan yung amount ng sunlight. Ibig ko sabihin, dapat yung araw ay from 8 to 4 at least ay merong sunlight. Available yon. Although, ang kailangan lang natin doon ay about 2% para sa halaman. So, ang kailangan lang para hindi mag-accumulate ay maglagay tayo ng net shade. Para available all throughout the day ang sunlight, pero lessened at doon lang sa requirement ng halaman. So, ganun po. Ngayon, ang doon po sa windbreaks, tama po yung kayo na ganun din po ginagawa namin eh. Sa Middle East, may mga windbreaks kami sa mga greenhouses, pero hindi po namin pinatataas ang mga puno. Sintaas lang ng greenhouse at lagi namin tinitrim yun para kumbaga maging harang talaga, maging wall. Yes. Humaba at para bang hahaba ang sanga niya na aabot na doon sa mga parts ng greenhouse. Hindi po ganon. So kung may puno, i-trim natin, pababain natin, tapos talagang dapat maging makapal and serve its purpose to be a windbreaks. Doc, magkano po kaya ngayon ang aabuti nowadays ng halaga ng pagtatayo ng greenhouse? For example, yung pilot project po ninyo, yung available na lupa ang magagamit. Opo. Yung pong sa Israel, hindi ko na po alam. Ang alam ko po ay yung sa amin dito sa aming mga design. So yung pong but this goes with complete, hindi lang greenhouse. Meron na pong growing systems doon. In fact, meron na ring automation kung gusto ninyo. Okay po. So lahat po 'yon. So katulad po doon sa 1 square meter garden, pag po hydroponics. So ibig sabihin po ay halaman lang ito, mga vegetables lang. Mga 50,000 po 'yon. And it includes the first crop. Kasi kailangang may tanim at maituro po sa inyo kung paano i-operate. Pero ilang layers na po iyon? Ano? Kuhan po yun, ma'am, mga anim. And ang mga tanim mo doon ay siguro abuti ng from 360 to 400 plants. Pwede na kami ni Doc Kit mag-umpisa. Kasama na Doc yung accessories, kasama na ron. Lahat po, sir, yun. Lahat. It includes everything. Oh. Yeah, isasaksak mo na. Sir, isasaksak mo na lang sa kuhan. Sa kuryente, naroon na, may pump na lahat, gagana na yan. So kung ganun po yung parang estimate, which is acceptable na sa mga middle class na mga empleyado,
mga gaano po kaya ang ano yon, ang katagal ng ROI sa doon sa ang, example. Ang kuan po kasi kung ano yung home consumption lang, kung pipresyuhan po natin yung siguro aabuti ng mga more than 2 years. Eh, tapos may kakainin pa. Tapos, eh yun naman po yung matibay, ma'am. So pwede mo pang ipamana yun sa iyong apo. Wow. Dahil hindi naman yun masisira. Gano'ng katagal ba yun usually, Doc? Tumatagal yung greenhouse? Usually po ang nasisira lang ay yung net. Probably plastic. Kailangan papalitan. Pero opo, siguro after 5 years or 6 years, papalitan. Doc, meron na kayong ready niyan? Halimbawa, nakaisip kami order, dito kit. Yes ayun po. Kung o-order ma'am kayo, we can deliver in. Tol na lang daw, Doc. Ayun po technology. Paano po na ninyo kami matuturuan? May kasama po bang magbibisit na technique? Oh, syempre, ma'am. Bali, pupuntahan po namin kayo pag dineliver. Ituturo namin, i-demo namin, bibigyan namin kayo ng video. Kung paano na-excite tuloy ako. Tapos po yung aming kwan, 3x4. Ay, by the way, yan po ay hydroponics, ma'am. Ano, hydroponics. Uh-huh. Meron din po, ma'am, kaming ganyan na aquaponics. When we say aquaponics, we mean that meron tayong fish and yes, merong vegetables. So yes, aquaponics. So, now, alam niyo po nung ako'y nagpunta sa US, hindi ko alam na including prawn in aquaponic system is not yet being practiced. So, nung pong nag-postdoc ako, I requested my faculty professor there sa University of Arizona na sabi ko, please, mag-import tayo ng prawn, freshwater prawn. And I'm going to include that in my research. So, at least, nung una, ayaw niya. Sabi niya, saan mo ilalagay sa isda? Di kinain niya ng isda. Pag nilagay mo yan doon sa taniman mo ng mga vegetables, kakainin niya yung ugat. Sabi ko, please, give me a try. Give me a try. So nung pong... Parang thesis niyo po pala yun. Ano? Oh, yes po, ma'am. And I was, that was one of my greatest research. Achievement, wow. Pakanta po. So nung kwan po, nung nilagay ko na yun, nung harvest na namin, di napalaki ko yung hipon. Tapos, napalaki pa namin yung isda at marami kong vegetables. I think you can see that. Makikita niyo po yun doon sa aking mga presentation. Then, nung kwan yun, ginawan pa nila ako ng video ng Arizona, which is available online. You can see may sa tuwa nila. And noon ko lang po nalaman that it is not being practiced in aquaponic system, aquaponics technology. Now, the whole world is using that at kung ano-ano na po mga system. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung nangyari. Nung bumalik po ako dito sa Pilipinas, we did that. At hindi lang po prawn ang nilalagay na namin ngayon. Naglalagay na rin po kami ng mga suso. Oh. Yes po. At sa ibang greenhouses, liban po doon sa aquaponics, naglalagay pa rin kami ng mushroom. Pero... Diba, Doc Chito, ang suso, gumagapang yan eh. Saka kung leafy ang ano mo, kakainin niya yung dahon. Meron po kaming net, ma'am. Dalawa kasi yung tangke. May tangke sa isda, may tangke sa yung biofiltration tank namin. Yung kasing mga suso, kasi ma'am, may scavenger yan eh. Ang gusto niya yung mga bulok-bulok. Ganon din ang kwan, ang mga prawn. Prawn, so scavenger sila. So, ang ginagawa po nila, ang ginawa namin, doon sa biofiltration tank, doon namin nilagay yung mga suso at nilagyan namin ng zipper yung net na kinukulungan nila. Hindi sila makatakas. Gado lang sila. Gado lang sila. So, kung pwede nang bumawas, di babawas ka yung medyo malalaki. Kung gusto mo rin kumuha ng... So, it's not only fish and vegetables. Nag-include na rin tayo ng freshwater prawn and mga mussels. So yun na po yung study namin dito sa CLSU. At lately, may nagpagawa sa amin ng isang greenhouse na ang sukat ay 3x4 square meters. Inincorporate namin doon sa loob ng greenhouse, ng aquaponic system,
ang mushroom production. Ang galing. Sobrang commitment and dedication. So, ano, nagkakaroon pa ng evolution at development. Opo. Ay, grabe ma'am. Kung sabi ko nga eh, if I could only be given a stage to tell everything, to tell all people, all Filipino, na this is the thing of the future. Mm-mm. Kaya ma'am yung sinasabi walang nyo na... Walang magugutom, walang magiging jobless. Tamad lang po ma'am kasi tayo. Actually, nung po ako'y nag-umpisa na gumawa ng aquaponics system, di natapos ma'am ako ng dissertation ko, ng aking PhD. So I applied for a scholarship under Fulbright, Philippines. And I was given a stint in University of Arizona. Mm-hmm. So noon po, bago ako pumunta doon, gumawa ako ng system. Kung sabi ko nakakahiya namang pupunta ako sa Amerika tapos pakaisipin ng mga Amerikano doon, eh pumunta ako ng Pokya. Mm-hmm. So gumawa ako ng system ko. And yung system na ginawa ko, eh yun lang mga basura namin doon sa aming paligid, sa aming likod bahay. And I was able to make a system. That was my first system. And from there, ako nag-umpisa din. Kaya nung ako pumunta sa US, sabi ko, pasisikatan ko kayo mga Amerikano kayo. Tuturuan ko kayo. O, akala nyo, kayo lang ang marunong. Tuturuan kayo ng Pinoy. Ayan. Ako nakaka-proud naman to si Doc Chito. Oo, proud to be Pinoy pag nakakarinig ng ganyang achievements. Doc, dito sa aquaponics mo, ano usually ang isda na nilalagay mo? Basta ma'am, fresh water. Actually, tilapia is one of the best choice. Pwede rin tayong yung cream dory. Alam niyo ma'am yung cream dory. Actually, ang tawag doon ay pangasius. Yun, mabilis palakihin. Ano po? Opo. Pero may gumagamit din po ma'am nung koi. Actually, ang koi ay member ng carp family. Magkakasama sila ng kwan niya, ng tilapia. Now, although edible, koi is also... koi is also edible but napakamahal po ma'am yan. Mm-hmm. Yung kwan yan, yung malaki na sinlaki siguro baga less than 1 kilo. Ang halaga po noon ay mga 3,000. Ganun nga. Ganun kamahal. Kasi ginagawa siyang paswerte sa opo, bahay. Ornamental kwan po. Opo ma'am. Kaya kung magpo-produce ng ganun. Kung magsisipag lang. Dami mang paraan. Pakadaing pagkakakita. Daming paraan. Kaya po talaga tayong kumita at yumaman. Yumaman dito. Hindi enough na kumita lang eh. Kailangan kumita ng sobra. Kailangan natin na nga. No? Magandang balik po na ito ng investment. Talk Chito, maraming salamat po. Naku, kulang po ang isang oras na. Kaya dahil ba? Grabe po. Very inspiring. May pa tayong questions na nasusunod. Talagang magkakaroon tayo ng mga iba pang episodes, Doc Chito. Okay lang po. Opo, ma'am. Okay lang po. Tayo po ay sana makareach out talaga sa mga millennials. Ano, Miss Amy? Ma'am, gusto ko lang po magdagdag doon sa mga millennials. Mm-hmm. Ang lagi pong, you know, at one time ako inatabi kay Dr. Dar, yung ating secretary, years ago. At pagka tumabi ka sa taong ito, dapat may baon-baon kayo. Sabi ko, next time na ako ay matatabi rito sa taong ito, dapat ako may baon. Kaya I read a lot. Kaya po nung kwan, lagi niya sinasabi sa akin noon na, Chito, by the pagdating ng panahon, ganito ang mangyayari, wala na tayong farmer. Because the age, the average age of farmers now is 57. Yes. So nasaan na ngayon yung mga kasunod nito? Actually po, balis na sa probinsya. Nagpuntahan na, nagtatrabaho sa Manila. And in fact, our country is one of the fastest urbanizing country in Southeast Asia. Ayaw na ng mga karamihan sa atin sa probinsya. Gusto nila isa siya. Ano man, bakit nagkaganon? Nagkaganon kasi... Ang hirap po kasing magsaka. Ayaw nila. Opo. Halimbawa, mag-i-invest ka sa sibuyas. Dito sa amin, halos sibuyas at palay ang tanim. Pag ikay nag-invest sa sibuyas at ikaw ay nadali noong sinasabi namin dito na yung uod na grabe, harabas ang tawag nila. Yun po ang nagiging problema. Then sa palay, pagka naman aani ka na, andyan naman yung bagyo.
ang sabi nga nila ay mas maganda pa raw ibenta ang lupa. Huwag na lang taniman. Rather than sakahin at magkaroon ka ng pagkalugi. So yun po ang nagiging problema. Now, talking of this 57-year-old farmer, it would appear na kung halimbawa mabubuhay po ito ng 80 years old or 82, in 15 years, we will have a shortage of farmer. Nasaan na ngayon ang mga farmer natin? Wala na. Yung mga millennials natin ayaw nang humipo ng putik. So paano tayo ngayon? We have to lure them, yung mga kabataan. At somehow they could participate in agriculture in their own ways. Engineer ka, you design a system. Yes. Hydroponics and aquaponics. Accountant ka, you make economics for all of this. ECE ka, you automate our system. So, yung pong lahat ng practice na yan should always be directed to agriculture kasi po, ang ating pong balance of payment ngayon, yung import-export natin ay napakalayo ng ating export sa import. Kasi ang production natin totoo ay bagsak-bagsak. Samantalang kayang-kaya din naman natin. Kayang-kaya po natin, kailangan ma'am. Kailangan campaign, magsipag, yung enthusiasm, kailangan buhayin eh. Kailangan po, ma'am. Yun po ang kailangan. Yan. Ito, nakikita ko talaga kay Doc Chito, yung passion. Grabe yung passion. Napaka-passionate mo pagdating sa agriculture at sa craft na ginagawa mo. Maraming salamat po, Doc Chito. Hanggang sa susunod po ulit, Doc Chito, Doc Cora, and Doc Kit. Salamat po sa pagsama sa amin. Pwede po bang bumati? Pwede pong bumati, Doc Chito. Binabati ko po ang mga taga CLSU. Kahit po kami ay nasa pandemic, tuloy po ang buhay namin at napakasisipag po namin dito. Sa pangunguna po ng aming president, si Dr. Edgar Orden, ang aming mga vice presidents at ang aming mga deans, kami po dito sa CLSU ay nangungumusta sa inyo. Ang aming pong university ay open sa technology, although hindi kayo pwedeng dumalaw ngayon kasi nga walang nagtatrabaho dito na farmers. But open po kami para makipagtulungan. If you want our technology, you can just write us or visit us at Facebook. At kami po ay handang makipagtulungan. Nagpapasalamat po kami sa programang ito. At nagkaroon kami ng avenue para i-share ng aming technology and create awareness, sabi nga ni Ma'am Cora. We should create. Yes po. At kami po ay nagpupuri. Sir Kit, marami po salamat sa inyo. Salamat din pong marami. Okay po. Thank you po ulit, Doc Chito, Doc Cora, and Doc Kit. Hanggang sa muli sa ating mga manonood, magsama-sama po tayo. Ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.